Hi guys, welcome back to my channel. Kung napanood mo yung una kong video dun sa unboxing ng ating V8X Pro sound card, ito na po ngayon yung ating review. So gagawin na po natin. Kung napanood mo yan kahapon, so ngayon to, kahapon, same day ko lang tong ginawa. So inadyan lang natin ng schedule yung pag-upload natin, no? So para hindi tayo masyadong hassle. So para magdire-diretso na po tayo sa ating gagawing pagre-review dito sa V8X Pro sound card, simulan na po natin. Para po legit, mag-intro muna tayo. And just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark, we won't say much and that says a lot. Hop into that old Benz, drive through that road end. So ayun, no? Ito na po. Ito po yung ating mga buttons. At kung makikita nyo dito, ito po yung companion. Okay. Kung gumagamit ka ng pangalawang mobile phone, ito po yung pinaka-control niya. Yan. At yung monitor mo, ito po yung pinaka-control niya. At ito po yung microphone. Yan. May hina po tayo at lumalakas pag nilalaksan. Siyempre, yung treble, yun yung pinaka-kalansing. So, ito po naman po yung pinaka-bass. At siyempre, echo. Kung gusto mong kumanta, Diyan ang pinaka-control niyan. At kung makikita niyo naman po dito sa dalawang kulay pula na ito, ito po yung volume ng record. Ayan. May hina yan sa lumalakas. Pag yung record ko nito, salita ko nito, pag hinaan ko yan, mawawala yung sounds ko. So, ayan yung pinaka-volume niya. Ito, FX audio. So, kumbaga, parang pinaka-special effects niya dito eh. So, kailangan po ang dalawa na yan. Laging nasa angat yan, dalawa na yan. So, para hindi kayo sayang yung ginagawa nyong video clips, kailangan tandaan nyo lagi yung record volume saka yung FX audio dapat lagi yung on nakataas. So dito naman tayo sa mga buttons nya, sa mga effects nya. Meron siyang kauna-unahan na laugh. Yun, tinawanan tayo. Siyempre dapat pag tinatawanan tayo, dapat may kasamang palakpak dahil gumaganda yung ating pag-vlog. At kung minsan, kung nagkakamali tayo sa pagbablog natin, meron tayong embarrass. Oh, diba? At kung may gusto mo ng konting sounds na boom, 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 ito yun. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Oh, diba? Parang bitin, diba? Pero okay na rin, diba? At kung meron kang halimbawa, meron kang kagalit, meron kang di gustong na na-review na dapat sabi mo sa kanya, itong dapat sa'yo. O, diba? Pagkatapos mo siyang barilin, dapat meron kang, oh no! Diba? So, ayan ang mga effects ng ating V8X Pro. At meron din siyang kiss. O, diba? Parang batang kumalik lang sa'yo. Yung embarrass na, gawa na natin yan. So, ito ngayon yung may cheer. So, bago tayo magsimula ng ating mag-vlog ng review, i-cheerin nyo muna ako. Oh, di ba? At kung medyo na-awkward ka naman doon sa video mo at medyo kailangan mo na dyan ng sound effect, ito lang yun. At yung thank you, medyo sounds ito, medyo music ito, medyo bisan lang natin. Ito pong sample ng kanyang music effects. Oh, tama na. Medyo mahaba yun pero okay na. At kung naglalaga, ito, tama-tama ito sa ano eh, sa mga nag-ML. Pero balita ko sa ML eh, lahat ng online gaming sa September eh, ibaban na ni Mr. Duterte. So, habula lang kayo. At ito pa. Ito ang ating victory na tinatawag sa sound effect. Pinggan natin. Victory! Ang Mobile Legend talaga. Victory! Oh, diba? Victory! Yan ang pinakamagandang pakinggan pag naglalaro ka ng ML. Victory! Oh, diba? Ito, debut. Mga sound effects yan, mga music siya. So, medyo, ano natin. Oo, bakit nyo despise? Kasi,
inutol ko agad yung music. Huwag naman ganun. So, ito yung song 1, song 2. So, kung mag-live ka, yan yun. Pindutin natin yung ating song 1. Oop. Iwas-iwas sa copyright. Song 2. Make more time. Yeah, come on. Come on, let's go. Make more time. Oh, di ba? Nag-enjoy. Hindi ko pinutol. So, ito naman yung chat. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kung makikita nyo, umiilaw siya, di ba? Pero hindi ako gumagamit ng auto-tune. Kasi pag ginamit mo yan, mag-iiba yung boses mo. So, chat lang tayo. Kasi itong chat, function siya pag nagbablog ka. Hindi mo naman kailangan kumanta. So, chat lang. So, mayroon tayong tinatawag ni MC. Pwede mo din gamitin yan. At kung kailangan mong kumanta, ito pipindutin mo. So, pag pindut mo tong kanta na, tong sing na to, na button na to, magkakaroon siya ng echo. So, try natin. Hello? Ayan. One click lang siya. One click lang. So, one button function siya. So, pwede na kagad siya ng ano. Pwede na kagad siya ng echo. Pwede ka na kagad kumanta. Grabe. Ang lakas ng echo. Tapos, kung gusto mong mataas ang tono ng boses mo, may auto-tune tayo dito. C major. C major. Oh, di ba ang tumaas yung boses ko? Oh my God. Pitch blend. So, tanggalin muna natin yung ating echo. Dito muna tayo sa chat. So, pitch blend tayo. So, ito yung ating pitch blend. Yung pitch blend kasi yung nagbabago-bago ng boses, no? So, try natin. Hello? Oh my God. Ang laki ng boses ko, macho-macho. Ayan po ang first pitch blend natin dito sa V8X Pro. Try natin yung pangalawang pitch blend. Hello! Hello sa inyo dyan! Enjoy-enjoy lang ang kayo dyan! Kain kayo marami habang nanonood ng aking review. Try natin yung pangatlong pitch blend. Hello, hello. Ito hindi ko maintindihan kung nag-boss babae ba ako o naging matandang chickmunks eh. So, try natin yung pang-apat. Hello, oh, macho. Medyo halos kaparosan ng first fish blend. Medyo mas matasan lang ito ng konti. Yung una kasi medyo mas talagang lower to niya. So, try natin. Ano kang alam ko ang apat natin? Hello. Oh, yun na talaga. Yun na talaga. Tignan natin yung ating effects na pitch blend na yan. So, ito yung MC. Yan, ang tunog ng MC. Pag na parang DJ, welcome back to FM Radio 91.5 WKZ. Halo-halo na. So, halimbawa, pagkatin sa chat ulit. Try natin itong pay attention. So, itong pay attention natin, ito, pindutin natin. Yung dodge, kung halimbawa gumagamit ka ng kampanyon na mobile o instrument, pwede mo pong gamitin dito yan. So hanap lang tayo dito ng non-copyright songs. So sasampulan ko kayo ng dodge. So ibig sabihin niya, yan yung mga ginagamit ng ano na. Oops! Ano ba yun? Ginagamit ng mga DJ. Halimbawa, yung pagkasatati nila, ginagamitan nila ng music, no? Oh, then, nag-add song pa. Yan! Gumamit tayo ng non-copyright song dito sa YouTube. So, ayan. Ang ibig sabihin niyan, pag nag-dodge ka, di ba tuloy-tuloy yung music niya? Pag pinundot mo yan, hello, what's up? Hindi kita nyo, biglang huminto ang aking music habang nagsasalita ako, hindi siya tumutugtog. Pero once na mag-stop ako sa aking pagsasalita, mag-play agad ng music. Tingnan natin. So, tuwing magkasalita ako, may hinto siya, magaling siya, napakagaling po niya ng effects na yan. Yan yung mga ginagamit ng ating mga DJ, talagang napakaganda. At napaka-accessible nito para sa mga nagbablog, mga nag-online. Talagang gamit na gamit itong sound card na to. So, itong silence, lahat ng effects mo mawawala. Pati yung music na wala din.
Yun po ang pinakaano natin. Ito po ang total review ng ating B88 Soundguard. Sana na gusto niyo po, nagustuhan po ninyo ang aking pagre-review at full review na to talaga ng aking soundcard. At meron na pa akong papakita sa inyo, no. Itong kakaiba dito, itong nagustuhan ko dito sa soundcard na to. Kung mapapansin niyo dito sa aking soundcard sa likuran, lahat siya ay audio jack. Okay? Ito lang nag-iisang USB lang na ito. Ito lang nag-iisang USB na ito ang USB port. Okay. Kasi ang karaniwan dito ang ginagamit USB port dito sa phone 1, phone 2, AUX. Nag-iiba lang siya sa headphone and headset and microphone and mic 2. So, ito kasi 3.5 mm lang yung ginagamit na dito, no. So ito yung pinakauna-una ko nagustuhan dito sa Pro na to. So at same time Bluetooth na rin siya, kaya yung isa kong cellphone, hindi ko mapapansin niyo, hindi ko siya sinasalpakan ng cable. So gumagana siya kahit na wala siyang cable. So napakaganda po ng merong Bluetooth. So guys, no, ito yung sample natin sa ating iPhone, sa mga iPhone user diyan. So ang gamit ko, medyo lumang version na to, lumang model na, iPhone 5S. So, connect muna tayo sa Bluetooth. So, hindi niya makita. So, ganito na lang. Ako na lang titingin. Try nyo lang din kung makikita nyo dyan. Yan, Bluetooth. Tapos, ang pangalan ng ating Bluetooth is WHX. Hindi niya kita. Ayun, WHX. Yan. Connect natin. Mapapansin nyo, yun, mapapansin nyo, connected na siya dun sa WHX natin. Try naman natin kung gagana na. So, punta tayo sa YouTube, play tayo ng ilang video. Siyempre, dun tayo sa video ko. Okay. Ito yung huli kong video. Here in the market. So, I would like to present to you the first SoundCloud Pro. So, let's do the unboxing. If you want to know where I buy this one stuff, just watch until the end. So, ayun, nakita niyo naman, di ba? Proven talaga na gumagana siya sa True Bluetooth. So, ngayon, try naman natin sa jack kung gagana siya, kung compatible din siya. So, off muna natin yung ating Bluetooth. Baka sabihin nyo naman, naka-Bluetooth pa kasi yan. Kaya gumagana. So, ayan. Yan na naman ito yung Bluetooth. I-disconnect natin kasi makita nyo siya, connected pa siya, diba? Ayan. Oops, nawawala kasi siya pag ganun. I-off na lang natin yung ating Bluetooth. Ayan yung Bluetooth, i-off natin. Yan. Yan, sarado na yung ating Bluetooth. Mapapansin nyo, naka-off na siya. Naka-off na siya yung Bluetooth natin. Bluetooth, tapos naka-off, hindi siya naka-on. So, try natin yung pasalpak sa jack. Okay, nakasalpak sa jack. Try naman natin ngayon mag-play tayo ulit ng video natin. Same video pa din. So, naka-jack siya, no? Try natin. Yan, konting ano lang, nag-loading. Ayan, guys. Itang kita nyo naman, guys. iPhone, iOS device. Pwedeng-pwede sa B8X Pro SoundCloud. Sana nakatulong ako, no, sa mga lalo sa mga iPhone user. Just give me a thumbs up if nakatulong ako sa inyo na ang malaki. Dahil kung may mga katanungan kayo dati kung bakit hindi kayo makabili ng B8X Pro soundcard. Kaya hindi kayo makabili dati dahil hindi kayo sigurado kung gagana siya, no. Dahil alam niyo naman ang ating iPhone talagang ano yan. So nga pala, mayroong mga iPhone na wala ng headset. Ang kailangan nyo lang, meron nabibili na, ano, yung ang dulo niya,
saksakan dito sa ano, type C niya. Tapos yung pinaka cable niya, yung pinaka dulo noon, saksakan ng jack. So yun lang kailangan niyang bilhin. Tsaka ito number one na nagustuhan ko sa Pro Sound Card na ito. Lahat siya naka audio jack. So hindi ka talaga magsisisi kasi medyo sensitive kasi pag USB. Mali ka ng salpak, mali ka ng hugot, sira. Ito, ikuti mo lang konti, bunot. Salpak mo, pasok. Diba? Ganun lang siya kasimple. At yun ang pinakaunang-una ko nagustuhan. Ito talaga yung hinanap ko kasi medyo hindi ako talaga fan ng USB port. So, kaya nung nakita ko tong ano, kahit na medyo mahal siya, yun ang naging reason ko. Kasi kumbaga, andito yung buhay eh. Dito ng buhay ng sound card mo. Yung USB port na yan. Pag nasira yan, dahil hinihinang lang yan eh. So, hinang lang yan. So, lahat, which is, lahat naman halang hinihinang, pero mas madali kasi mas, para sa akin, mas madaling masira ang USB port kesa dun sa audio jack. Sample nyo na lang sa mga cellphone nyo, no? So, sample nyo lang sa mga cellphone nyo. Mas madaling masira yung saksakan ng charger nyo kesa dun sa saksakan ng headset. So, yun ang pinaka, ano, magandang reason dun. So, thank you for watching for this review, this video. I hope to see you again. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong experiment. Marami pa ako ipapakita sa inyo. At sana magustuhan nyo itong aking video na to. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, sana naman bigyan nyo ako ng isang like dyan. Okay? Isang like dyan. Okay? At pag nagka-like na kayo, sana ipakishare nyo rin itong video na to at para makita pa ng ibang tao, na ibang kaibigan natin na gusto mag gusto mag-invest ng sound card o gusto naghahanap ng sound card na katulad nito, ito na yung hinahanap nyo. Kasi dito ako, ito talagang pinaka gusto ko dito, yung audio jack ang pinasa likod, hindi siya yung pinaka USB. Ito yung USB, ito ginagamit lang ito pang charge tsaka pang salpak sa cell, sa laptop. So, ayun. Sana nagustuhan nyo itong video na to. I hope you enjoy this video and please like and share and subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. Hope you see you again and see you in my next vlog. Bye-bye. May konti lang akong pahabol. No? So, kung makapapansin nyo dun sa unboxing ko, kung nakita nyo yung una kong video na unboxing ng V8 Soundcard Pro, may kasama na siyang USB Soundcard. Para saan ito ginagamit na ito? Ito yung ginagamit nyo. Halimbawa, through V8 Soundcard, idediretso nyo siya sa laptop o computers, sa desktop. Saksak nyo sa USB, tapos dito kayo maglalagay ng microphone or headset. Pag ang gamit nyo ay laptop or computer o desktop. So, ito yung kailangan nyo. So, pag hindi gumana yung inyong V8 sound card, ito ang kailangan nyo. Ito lang yung hinihingi dun. So, through V8 X Pro sound card, tapos nakasalpak ito sa USB ng yung laptop o desktop, lalagay nyo dito yung inyong microphone na 3.5mm jack. So, dito yung nalagay. Tapos, meron ditong nakalagay na headset. Medyo malabo. Ayaw niya mag-autofocus. So, ito headset to. Ito yung sign ng headset. Dito maglalagay ng headset. Ito yung sa microphone. So, that's all for this video. No? So, sana gustuhan nyo. Please don't forget to subscribe my channel. And, may papakita ko sa inyo. Ah, wag na. So, susunod na lang. At kung may tanong po kayo, drop lang po kayo sa comment section. At kung meron pa kayong ibang katanungan, at kung meron pa kayong isang ibang suggestion, kung may nasabi man ako na kulang pa dun sa review natin, please drop a message or drop the comments in the comment section. At syempre, hindi kompleto ang ating review kung walang try ng mic condenser mic, no? So, dun sa first video ko ng unboxing, ito po ang sample ng mic condenser. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Hi guys, ito ang ating
abangan na video. Meron kang V8 sound card pero wala kang condenser mic. Kaya bang pagganahin ito? Sa mga gusto makaalam at gusto nyo malaman kung paano pagganahin ito dito sa V8 sound card, alamin lang po natin sa susunod na video.